Hello guys! May buntag! Ngayon po ay Linggo, Sunday po ngayon at nandito na kami sa apartment. At nag-vlog ako kasi gusto ko i-share sa inyo yung stroller ni baby. Dadarating ang stroller ni baby. I am currently 6 months. Pa 7 months na rin ako. Konting kembot na lang. Like, push, isang kembot na lang. 7 months na me. So ayun, bumili ako ng stroller kahit sa vlog, ang dami nagsabi na hindi na, huwag na bumili ng stroller kasi nga pandemic, ganun. Yes, I know talaga na hindi siya sobrang kailangan. I know yun yung sasabihin mo nyo, kahit hindi practical. Sorry naman, pero gusto ko talaga magka-stroller ang baby ko. Bakit ba? Gusto ko siyang bilhan, tsaka parang gusto ko makita na si Ryan at tsaka yung baby, yung junior niya. Hindi naman junior yung pangalis, pero yung baby boy namin, eh, mag-banding sila, yun, mag-stroller sila. Tsaka yung binili namin stroller, guys, is up to 20 kilos and up. So, parang 3 years? Up to 3 years, hindi pa ako familiar kung ilang kilo. Hindi pa ako masyadong familiar kung hanggang ilang taon siya. Pero kung 20 kilos up, siguro mga up to 3 years old. So, magagamit naman siya. Tsaka pag mag-second baby, wah! Second baby! Tsaka pag mag-second baby, magagamit din naman siya. Yung pinili namin is black from Chico. Chico yung brand niya. Excited na ako. Kaya ako nag-vlog. At, ayan. Medyo malaki na po ang chan ko. Ayan. Ayan na po yung chan ko. Ayan. Ayan si Mami Donna. Sorry sa jacket ko sa likod. Kasi nilamig ako kagabi. Ayan. Pawis na pawis ako. So ngayon, habang hinihintay ko dumating yung stroller, eh, naglaba ako. Konti lang naman nilaban ko, guys. Tsaka hindi naman ako upo, nakatayo lang ako. Kasi yung lababo, na, yung ano, labahan, nakaganyan lang siya. So parang kamay, hindi naman ako masyado ma-stress. Tapos while naglalaba ko, Daddy Ryan is cooking! Daddy Ryan is nagluluto ng breakfast! Yan, busy si Daddy Ryan. Pawis na pawis ako, ang init! Ako naglalaba, tas siya nagluluto. Pawis na pawis. Yeah, this is my baby! My baby! Ang nose ka, guys! Manang-mana kay Ryan ang nose, guys. Tapos ang lips, akin to. Sa akin to or sa kapatid kong si Harvey. Ganyan yung mukha niya. Eh, ganyan yung lips niya. Pero ang all-around face niya, eh, mana kay Ryan. Ang sa baba ang hindi ko sure. Kasi medyo, hindi naman masyado, pero tingnan yun sa akin. Mahaba yung baba ko. Sabi pa ni Ryan, babe, check mo kung mana ba sa'yo yung baba. Loko, pero si Ryan na Ryan talaga. Yung habang iniskan ako, natatawa ako kasi Ryan na Ryan talaga yung nakikita ko. Ayan si baby. Tapos guys, yung last ultrasound ko is congenital anomaly scan. It's a kind of ultrasound na makikita mo kung may mga early abnormalities yung bata. Titingnan nila kung complete yung mga fingers, yung mata, kung intact, lahat. Kahit yung lungs, kahit yung spine, kahit yung ayan o, makikita ang right kidney, left kidney, tinitingnan yung bones kung maganda, nose, lips, nakikita doon. So, congenital anomaly scan is a very, very good investment, guys, para malaman mo kung healthy yung baby mo. Kasi, sabi ng OB ko, very important daw ang congenital anomaly scan para if in case merong makitang early abnormalities, pwede siyang pa siyang ma-cure habang nasa tiyan pa siya. So far, very normal yung baby ko at yung lahat ng parts ng katawan niya is tugma sa weeks ko. Nung time na yun is 25 weeks ako. So, lahat po ay tugma. Yung laki niya, lahat ng parts. At sobrang likot niya. As in, literal, ang likot niya. Kasi ako, guys, ang plano ko noon, 3D. Kasi 4D is sobrang expensive. Pero, habang nandun ako, na-convince ako nung staff na sabi niya, ma'am, mag-4D ka na lang. The difference daw is 500 pesos lang naman. Then, sa 4D, may mga clips ka, may videos ka, tapos mas marami ata ang picture. Tapos, ayun, sabi ko, 500 difference. Tapos, may clips as forever remembrance. So, ayun, guys, ginaw ko siya. Nag-4D ako, but hindi ako nakapag-ready ng flash drive kasi nga 3D yung plan ko. So, naka-CD siya. So, wala na kasi yung DVD player. Hindi na uso. So, naghahanap pa ako ng
DVD player para ma-play ko yung video, yung clips para makita ni Ryan. Kasi sobrang likot, as in yung habang ino-ultrasound siya, yung kamay niya, tinatakip niya dito sa ano niya, sa mukha niya pag ayaw niya magpa-picture. Tapos minsan yung paa niya, ginaganon niya sa ano niya, kunwari paa niya to, ginaganon niya sa noo niya para hindi makita. Kaya ang likot-likot, medyo matagal ang congenital anomaly scan or CAS, pero sulit naman, mga 30 minutes, depende kung mabilis makita yung baby. Kasi yung baby, may mga baby na malikot, hindi sila nagpapakita. Tapos ayun, happy ako nagpakita naman si baby. Ayun, ang cute! Tapos tinanong ko if sure na ba na boy. Sabi nung sonologist, sure na po, pero ulitin natin mamaya para sure. Pangatlo, kasi yung pelvic ultrasound ko, nakita na ng boy. Tapos unang kita din nito sa CAS is boy. Nung malapit na matapos, inulit niya ulit if boy. So boy talaga siya, sure na talaga siya. Kasi meron naman chances talaga guys na nagkakamali. Kahit search niya, minsan nagkakamali. Kasi akala, yun yung titi niya, yun pala, yun yung umbilical cord, ganun. So parang sinur ko doon, sabi niya, yes ma'am, sure na po. Sobrang happy naman ako kasi Ryan na Ryan. Ayan, sobrang happy ko. Very normal si baby. Kasi di ba kung maalala niyo nung first month ko, ano ba? Yung first month ko, iyak ako ng iyak kasi hindi ko naman alam na pag early ka magpa-ultrasound, 5 weeks below is wala pang heartbeat. Ganun, so iyak ako ng iyak kasi malay ko bang 5 weeks na pala ako kasi nga yung last period ko hindi tumunga. So basta, ang daming pinagdaanan and so far. Yes, okay si baby. Ang congenital anomaly scan ay pang tatlong ultrasound siya sa akin. First is yung transvaginal. Yun ang normally na pinapagawa ng OB pag sinabi mong buntis ka. So, titingnan doon kung ilang weeks. Every ultrasound ko, nag-change due date. Transvaginal, yung first na ultrasound ko, yun daw yung pinaka-mas accurate kaysa last men's period. Yun yung pagkakaintindi ko. Pero, pwede din kayo mag-search para mas ma-verify nyo. Kasi yun yung pagkakaintindi ko. Yung first transV talaga ang pinaka-accurate daw among of them. And then, second is yung pelvic ultrasound. Yung pelvic ultrasound, hindi mo na siya kailangan gawin kung magpapa-congenital anomaly scan ka. Kasi ang congenital anomaly scan, yun nga, mas detailed, tapos makikita mo na ang gender. Most likely kasi sa pelvic ultrasound, yung makikita lang dun ay kung okay ba yung heartbeat, tsaka yung gender. Which is, makikita mo naman siya sa congenital anomaly scan. Pero kasi, ang pelvic kasi, pwede mo siyang gawin around 5 months, ganun, mas makikita mo na siya. Pero, ang congenital anomaly scan kasi, ang standard talaga, ang alam ko, yun din yung sabi sa OB ko, hospital, clinics, ang tinanungan ko, mas prefer nila ang 24 weeks to 28 weeks. So, kung hindi mo yun mahintay at gusto mo na malaman ng gender, so magpa-pelvic ka na lang. Yun yung ginawa ko. Nagpa-pelvic muna ako kasi hindi ko na mahintay. Gusto ko na malaman ng gender. Pero actually, pwede mo na siyang hindi gawin at hintayin mo na lang ang congenital anomaly scan para isahang bakit. Tapos, tatanungin nyo naman how much ang congenital anomaly scan. Sa high precision na tinanungan ko dito sa sukat is around 2.9. Tapos sa hospital naman na Premier is 2.9 siya, pero iti-charge yung mga gloves, yung mga gagamitin ng doktor, aakit siya sa 3.9. So 2.9, 3.9, mas mahal siya isa. Pero nag-search ako at may nakita akong isang diagnostic clinic sa Zapote at ang kanila ay 2.2. 2.2 lang yung cast nila. Pero kasi sa akin, pina-upgrade ko ng may kasamang 4D. So, ang 4D ay around 4.2. 3D naman ay around 3.7. Pero nag-change yung rates nila, guys. Yun yung time na pumunta lang ako. Noong September 2021, yun yung rate nila. Sobrang worth it naman, guys. Kasi nga, yun nga, nakikita ang early abnormalities. Yung moment na nakita ko yung baby ko na gumagalaw siya sa chan ko, tas ang daming clips, ang daming pictures na nakuha. Gusto ko siyang i-vlog soon. Ang purpose ko naman talaga ng vlog is para meron akong balik-balikan pagdating ng panahon. Guys, kung may pera naman kayo, sobrang worth it ang congenital anomaly scan. Especially if nung
nakainom kayo ng gamot or uminom kayo ng alak or kung meron kayong nagawa na feeling nyo naka-affect sa baby nyo tapos hindi nyo pa alam na buntis ako. Kasi ngayon ako, nung first month ko, nilagnat kasi ako noon, tapos panay ako inom ng gamot talaga, as in literal, every after 4 hours para gumaling ako. Alam ko nga nagka-COVID na ako, kaya inom ako ng inom ng gamot. Kaya sobrang nagigilty ako, na sobrang napapraning ako. Hanggang before ako nagpa-congenital, feeling ko meron akong nagawa. Hindi ako sure if okay si baby. Kaya nung nagpa-congenital, anomalous scan, sobrang thank you Lord kasi nga safe si baby. So ako, i-recommend ko mag-congenital anomalous scan kayo kung meron naman kayong pera. Pero kung wala naman, hanapin niyo pa rin ang paraan kung gusto niyo talaga. At kung alam niyo naman na healthy si baby, wala naman kayong nagawa, safe naman, all that. So it's okay, mag-vitamins na lang kayo. Ganun. Ayan, yun lang. kilograms, so pwede mo siyang i-lift with one finger, then wide seat siya, padded shoulder, and then soft yung fabric, tapos meron din siyang rain cover kung merong ulan. Okay, so very nice siya guys. Ang stroller na to ay Chico or Kiko Olala Stroller 2. Meron sila sa Lazada or sa iba-ibang mga shopping websites. Check nyo lang ang Chico, so ayun, Olala, kung bet nyong bumili ng ganito.